Mga kadawe, sa tumitim na tayo. Ngayon ay ating ayusin po natin yung transmission muli. Dahil ito ay matagal na itong may tumutunog sa loob. Ngayon hindi na magana yung clutch. Pag release mo yung clutch, hindi natatakbo sa kyan. Parang na-neutral na siya. Bago pa lang ito nating i-repair yung clutch fork na bali. Ngayon sa clutch disc na naman ang problema siguro nito. Tingnan muna natin, umpisahan na natin sa ating mahabang intro. Hello mga ka-DIY, ka-technician, kumusta na kayo? Nandito na naman tayo sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, yan lang ang hinihingi natin. Maligaya na ko dyan na makitang may nagsubaybay sa ating channel. Gusto nating ma-record at ma-share natin sa gustong mag-DIY para makatipid at patunayang kaya din natin ang kaya ng iba. Sana ma-improve pa natin ang ating channel sa pag-subscribe nyo. Huwag kalimutan po itechdiy.oril. Salamat! Hello mga ka-DIY, welcome sa ating channel. Ngayon iba naman ang nasira nating POG. Sekian. Na Isuzu C240. Ang robo na po nito ay hindi na kahit makambya siya, hindi na siya tatu. Pag release ng clutch, hindi gagalaw. Papasok yung kambya pero hindi na o mabanti o tatakbo. Pag na i-release mo na yung clutch, parang naka-neutral lang. Revolution lang siya pero nila yung magagalaw. Tingnan natin ang problema rito. Suspect na pinalit ay yung clutch disc niya. Baka bakit anong rag nag-ingay na po siya. Hindi na siya mag takbo banti o atras. Na kuha na yun natin ng ating transmission, hiwalay na natin. Marami tayong tatanggalan itong pag transmission ng sira, bolt sa propeller, tatlong bolt sa ating kambya. Mayroon pa dito sa clutch lip, 7 bolt ito sa mga nakakunik sa engine. Ito yung clutch plate, nasa gitna yung clutch disc. Pinagitnaan yung clutch disc sa clutch drum. Clutch disc at saka flywheel. Flywheel clutch disc at saka clutch drum. Sa gitna yung clutch disc. Tanggil mo natin yung clutch split niya. May 6 ito na bolt. 12mm ang bolt nito. Katapos ng fork na nabali, ilang araw lang ito na po ng problema.
kasunod ko na lang itong in-upload dahil yung hindi ko na-upload kagad yung video na kasunod-sunod. Ayan lang kung bakante nag-upload to. Mayroon pang isang sira nito na videoan ko pero hindi pa na-upload. Kasunod ito. Dose itong bolt, itong clutch split. 6 na bolt. Sa mga hindi pa alam paano mag replace ng clutch disc, tingnan niyo ng itong video pa meron kayong idea o background. Inikot ko yung ano, pinutol-putol ako itong video dahil pag isa-isahin pa ito, matagal pa ang ano. Ina-isa-isa natin yung bawat bolt paano eh, tinanggal. Naka-skip-skip yung video natin. Pinutol-putol para madali. Ano? Kundi may masyadong mahaba ang ating ano, bolt na lang tinanggal natin. Anim ito na bolt, kinat lang natin video para madali. Tagal pag ating ipakita lahat yung paano tinanggal. Anim na bolt, inikot lang natin yung this. Meron itong guy dito naka ano, kung itong na naiwan. Kailangan natin ikalas lang sa guide para makuha yung clutch speed dahil natanggal na yung 6 na bolt ito yung nasa gitna yung clutch disc. Tanggal na natin clutch splits. Kasama ang clutch drum nito, isa lang po sila. Ito yung clutch split. Ito yung clutch disc, natanggal na siya sa ano, sa kaniyang mina kaha. Nahulog yung ano sa ibaba. Sa kaniyang kinakibita, no? Doon sa baba. Punin mo natin. Kunin natin. Ito, nahiwalay na sila. Dapat continue ito. Putol yung mga connects. Tawag nito mga plates niya. Putol, no? Umiikot lang ito. Hindi na umikit yung gulong dahil putol na yung connection na sa clutch lining niya. Dapat may connection na kakabit ito ang clutch lining sa kanyang kaha niya. Yun ang dahilan na hindi natatakbo yung sasakyan. Talahingan na itong palitan ng isang assembly. Bilan ng bagong assembly. Clutch split ng C240, ito yung mga bit na nakaunay sa clutch disc niya, tanggal na, nadurog na durog, sira na ang rubble sa hindi na ito magtatakbo. Bila na yun, lugi-lugi naman ako na natatakbo ang sasakyan pa banti. Kailangan na itong palitan, bili ng bago na pwedeng ma-repair ito dahil naputol na yung mga kaha niya.
Ito na, nakabili na tayo ng bago. Ito yung luma. Kita natin yung bago. Ito yung bago na clutch disc. Mayroon itong dalawang klase. Ito ay 725 ito o 625. Ang medyo original ito ay 2000 plus. Ang bago. Ito ko na lang pinili kahit replacement, tumatibay naman. Ang dati ko maabot man ng ilang taon. Hindi yun sa pag-clutch ring. Ito yung bago, 625 ang bili namin. Yung original parang ano, 2,100 plus. Original, ito lang replacement ang binili ko. Para makatipid yun, may hindi ba ano, napatay yung pira na ano. Ito ay flat, sa kabila ay lumalabas yung kanina. Hindi ito ma ano pag nabaliktad. Oh, ganun talaga. Yung may labas, saka labas. Sa labas banda. Kailangan maalayan ito, masinter yung pag lagay, dahil pag hindi masinro, hindi papasok yung mina ano sa transmission. Mayroon itong tawag na pasok sa ano, pindol ng transmission. Kailangan masinter, masinro. Pag hindi masinro, kailangan malayan talaga yung clutch disc para nito mahirapan pagbalik ng transmission. Yung nakaplat ang sa loob. Yung plat ang sa loob para hindi bumangga sana. Anyway. Pinasok yung clutch disc and then susunod yung clutch bit. Ilagay natin sa bed niya. Pasok sa butas. Pag ano ng bolt ito ay dandaan lang. Alim, hindi. Huwag i-ano agad. Huwag i-masyadong maikpit ng bolt. Dandaan lang sa akin na bolt. Kailangan mo din mag tiyunti mong bitan yung bolt. Ikot-ikot mo, tingnan mo kung nakalayan ba yung clutch di sa gitna. Kita mo yung sa gilid. Kailangan pantay ang kanyang distansya sa gilid. Pag dandaan na siyang may bit at nakalayan na siya, ipitan mo ng mabuti. Yung anim na bolt. Pero pagpas, para pasok sa transmission, madali na lang. Hindi siya naadi sa line. Mga
ka DIY, yung mga bago pa dito, huwag kalimutan mag subscribe para kung mayroon tayong mga bagong videos, ma-notify din kayo, i-click yung notification bell. Para mayroon tayong kunting background, paano magano na magpalit ng flat split, at punti pa din ng subscriber natin, 400 plus pang subscriber, hindi pa nakabot tayo ng 1,000 na subscriber. Sana tulungan niyo din ako para manda yung channel natin. Ganun pa din, mag-isa lang tayo dito na nag-repair ng ating POG. Self-service po ito. Wala tayong alalay, wala yung kameraman. DIY talaga ito. Nandaan na natin ikita yung mga bolt, anim na bolt nakaikot. Kailangan pantay-pantay yung pagigit, pagigpit. Ayun ba tayong isang video na hindi pa na-upload pag repair ng brake, paggawa ng brake tube, cover tube na naputol, paano palitan yung cover tube. Mayroon pang sunod ng mga video rin, paano magpalit ng cover tube na naputol. Sleep sa kanyang copper tube. Subscribe na kayo, meron tayong konting kalaman ng matutunan dito dahil ito ay actual na DIY. Ang mga video ay pure na DIY actual, wala tayo Brexit at scam na video. Pinawagi rin ko ito para meron din akong record sa aking mga maintenance at ma-share po din sa inyo sa mga bagwa na gusto maging mekaniko. Ano gawin natin? Actually, repair natin sa kung meron kayong mga sasakyan, pag ipanayos nyo, tingnan nyo ang mga paano ginawa at kung ikaw nang may problema, marunong ka na, hindi ka na magbayad ng labor, bili ka na lang ng tools para ano ang kailangan. At pag may emergency, hindi mahal, basta basta madala sa swear o iiwan mo lang sa job dahil minsan ng job po ay busy, hindi na atin ang
natin alam kung magkano mabayad natin sa siyam. Pininang natin yung crossfit sa gilid kung in-adjust natin yung distansya. Sa bawat gilid, tatlo na itong makikita yung flat speed na adjust para makikita kung nagka-center siya. Kailangan talaga mag-center kung mahirap pasok ang transmission pag hindi nakasenter yung touch test din pasok yung ano ito, spindle ba yun sa gitna na pang magpaikot ng disc. Ika basta-basta magukot na lang dito sa bahay pag mahigpit na yung ano yung cut speed ay yung na yung plus disc po ay naipit na siya pa parang na-release na yung plus kaipit yung yung kalimutan subscribe para magkaya tayo ito yung may bo ano sa cut speed. Tingnan natin yung distansya sa gitna. Kailangan equal siya sa center. Panoorin na lang. Salamat sa mga na-subscribe. Sana abot tayo ng 1,000. Unti-unti lang ang ating mga subscriber. Tutong mag-DIY. Para makatipid na tayo na konti sa level. Ito na lang magawa kung kaya natin. Kailangan meron tang gamit na kailangan. Tayo yung masyadong asa sa siyap. Kamisi yung siyap. Istambay ating sasakyan. Ikot-ikot natin yung ito yung mga natin yung ano pagspit lang kundi-kundi para dandaan natin maigpit yung bolts of flats this watch and learn na lang mga kadi-iway mga sinukuha sinusukat ko yung flats this makita mo dito masyadong lumabas or tama-tama doon.
bolt, 6 na bolt. Pantay-pantay, naka-center na yung disc. Pwede na natin ibalik yung transmission. Tapos na natin install yung flat spits. Ito yung sa gitna ng flat disc. Saka susunod yung flywheel. Kaya natin ipasisal kanyang guide. Nalagyan natin ng bulb. Ito na, balik na natin yung transmission. Maraming bolt ang ating kailangan ibalik. Dalawang bolt sa starter, sa dalawang bolt sa flat sleeve, itong bolt dito sa transmission, sa may kambyada tatlo, may apat pa sa kaniyang propeller. Tagal pa ito, mahirap talaga itong transmission, marami tayong tanggalin. Salamat sa pagpanood ninyo. Kahit nahirapan tayo dito dahil mag-isa lang tayo, walang katulong sa pagpanood ng transmission. Mabuti na lang ito ay mayroon tayo, may butas ang ating